Ariana Grande nagsalita na sa biglaang pagbagsak ng kanyang timbang ngayon. Alamin ang buong detalye. Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to our YouTube channel, Be Truth. Binasag na ni Ariana Grande ang kanyang katahimikan hinggil sa pag-iintriga tungkol sa biglaang pagbagsak ng kanyang timbang. Noong April 8, 2023, nagsimulang pag-usapan sa social media ang mga kuhang litrato ni Ariana nang dumalo sa isang concert ng kanyang Week co-star na si Jeff Goldblum sa London. Dito ay napansin ng netizen ang di umano'y biglaang pagpayat at pagbabago ng hitsura ng American singer-songwriter. Hinala tuloy ng iba may dinadamdam na sakit ang American pop star. Narito ang ilan sa mga komento. Okay, but why has Ariana Grande lost so much of weight? I pray Ariana Grande isn't battling anorexia or bulimia. She doesn't look well. Her old weight was gorgeous and healthy. Whatever persons told her she wasn't good enough is personally suffering from their own body dysmorphia. Hashtag jealous people. Samantala, may iba namang kumukutya kay Ariana dahil sa pagbabago ng kanyang pangangatawan. Is Ariana Grande sick or what's the story with this sudden weight loss? I must say it looks dangerous. Nitong Miyerkules, April 12, 2023, sa pamamagitan ng 3-minute video sa TikTok, ay naglabas ng pahayag si Ariana patungkol sa netizens na pumupuna ng kanyang hitsura at timbang. Anya, hindi siya sanay sumasagot sa mga ganitong intriga, ngunit para sa kapakanan ng nakararami ay minabuti niyang magsalita. Sabi niya sa umpisa ng video, "I don't do this often. I don't like it and I'm not good at it. But I just wanted to address your concern about my body and talk a little bit about what it means to be a person with a body and to be seen, to be paid such close attention to." Pinaalahanan din niya ang kanyang mga fans at followers na maging maingat sa pagbibigay ng komento, lalo na't may kinalaman ito sa pisikal na kaanyuan ng isang tao. Saad niya, "I think we should be gentler and less comfortable in commenting on people's bodies no matter what. If you think you're saying something good or well-intentioned, whatever it is, healthy, unhealthy, big, small, this, that, sexy, not sexy, we should really work towards not doing that as much." Marami rin daw magandang paraan para i-compliment ang isang tao o hindi kaya ipagkibit-balikat na lang kung ang intention lamang ay makapanakit ng iba. There are ways to compliment someone or to ignore something that you say that you don't like. I think we should help each other work towards. Just aim towards being safer and keeping each other safer. Sinagot din ni Ariana ang ilang netizens na kinukumpara ang dati niyang katawan sa kasalukuyan. Anya, ang sinasabi nilang mas healthy na pangangatawan niya noon ay ang itinuturing niyang unhealthiest body dahil sa pag-inom niya ng antidepressants at kawalan ng ganang kumain. Anya, "I know personally, for me, the body that you have been comparing my current body to was the unhealthiest version of my body. I was on a lot of antidepressants and drinking on them and eating poorly. And at the lowest point of my life, when I looked the way you consider my healthy, but that in fact wasn't my healthy. I know shouldn't have to explain that, but I do feel like maybe having an openness and some sort of vulnerability here will be something like good might come from it." Dagdag pa niya, "Healthy can look different." Pinaalahanan din ni Ariana ang kanyang mga tagahanga na maging maingat at mapanuri sa nararamdaman ng iba. Anya, "You never know what someone is going through. So even if you are coming from a loving and caring place, that person probably is working on it or has a support system that they are working on it with. You never know, so be gentle with each other and with yourselves." Sa huli, may mensaheng iniwan ang Grammy winner. "I just wanted to extend some love your way and tell you that you are beautiful no matter what your face you're in. Sending you guys a lot of love. And I think you're beautiful no matter what you're going through. No matter what weight, no matter what you like to do your makeup these days, no matter what cosmetic procedures you have had or not, you are beautiful." Mga kaibigan,
Abangan ang susunod na balita. Maraming salamat po.